Top 100 Most Super Chatted Vloggers in the Philippines. Sino-sino nga ba ang pasok dito sa Most Super Chatted in the month of April? At ibang pang Kalinga Partners pasok din. At samahan nyo guys to gumawa ng reaction and commentary and review by technical analysis using Brayboard. At simulan natin guys. Kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin pati mga kalingap. Hi guys, this is Marzano again. Nasamahan ninyo ako guys na gumawa ng discussion or review and commentary or review dito sa top most super chatted sa buong Pilipinas. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa. At syempre, bago tayo magsimula, i-shoutout muna natin si Kuya Boy Santos Matubang, Kalinga Prob at Ati Edna. At today po, no, didiscuss po natin yan, no, isa-isahin natin sila guys. At the same time, welcome dito sa ating Kalinga Reports. Kalinga News, Kalinga Update. Puso ang madarama. Hello guys, simulan natin to medyo ano guys ah. So simulan natin. Alam ko excited na kayo, no? Sino-sino nga ba yung pasok? O alam ko may mga nakaabang diyan, especially sa mga naka-follow kay Ruel, kay Kalinga Prob, kay Kuya Bal, no? Kay Kala Kindred. So abangan, alam ko marami naka-follow. Ngayon, puntahan na natin guys, hindi ko napapatagalan. So ito guys, itong data na to is from the month of April 2024. So nang number 1 dito ay si Kuya Bal Santos Matubang na mayroon nakuha siyang total revenue, no? For the month of April is 991,979. Kindred TV is 161,549 at si Kalinga Prop na no, may kinita siya na 146,817. No, kung titingnan natin guys si Kuya Bal Santos Matubang ay talagang grabe yung live niya si Kuya Bal kasi talagang everyday nagla-live siya. So talagang may potential na makakuha siya ng malaki sa Super Chat. At the same time, noong March 15 yung pinakamalaki niya, no, na may worth 7,733, no? At may concurrent viewers to na 3,718. Yung nanonood kay Kuya Bal, no? So, anyway, no, pangalawa dito is si Kindred, no? Si Kindred naman is may nakakuha siya ng 161,549. So, no, which is nagla-live din siya everyday, no? At yun. At syempre po ang pangatlo si Kalinga Prob. Nakakuha siya ng 146,817. No? So, congratulations kay Kuya Bal, kay Kindred TV at syempre kay Kalinga Prob. Ngayon, titingnan natin guys yung average ni Kalinga Prob. Si Kalinga Prob po ay ang total live stream niya, ano? 3 times a week yung ano, naka-data rito. So, 112 times na. So, ibig sabihin, I think this is from the start na nag-ano siya, tawag dito guys, nagkaroon ng YouTube channel. So, 112 times, no? No, average viewers ni Kalinga Prob is 7,247. At pinaka-highest niya na nakukuha na viewers is 18,000. Ang dami, ano? And then, for the last 50 days, nakakuha siya ng 50,775. So, total revenue guys, no? Since nag-start siya na magkaroon ng YouTube channel or mag-live, no, nakaabot siya ng 1.9 million. So, yun yung kinita niya. So, iba medyo dinidiscuss nila. Dapat hindi mo sinasabi yung price. No? Sabi nila, ayaw nila sinasabi yung magkano yung kinita. Actually, guys, sa akin wala namang masama. Open your mind. No? Napapansin nyo dito, guys. Hindi lang sila Kuya Bal, sila Kindred, sila Kalinga Prob. Marami pang mga vlogger ang nandito sa listahan. At kumikita din naman sila ng malaki. No, for me, no, kung kumita man sila dito sa using sa YouTube, sa Super Chat, saan wala namang problema dahil tinutulong naman. No, ibang mga vlogger talagang kanila na yung pera na yan, no. Kung kumita sila sa Super Chat, syempre normally okay lang din kasi kahit kunin nila yung pera, actually yung Super Chat guys, ano naman yan guys binibigay yan kasi gusto natin sila, kumbaga natuwa tayo kasi minsan yung live stream guys is a part of so also ng live streaming. Minsan kinakausap ka, sina-shoutout ka. So, yung binibigay na super chat no ng
especially sa mga isang content creator, either charity or content creator ka lang, o vlog content. Eh, kahit ano guys, basta as long as content creator ka, pag nag-livestream ka kasi, nag-entertain ka ng tao. So, mali yung isasabihin nila na pag binigyan ng super chat, dapat itulong mo. Hindi po, hindi ganun yun. Actually, dahil sa personal ano nila, revenue po nila yun. At walang masama dun. No? No? Not unless sinabi mo na, oh, bigyan niyo ako super chat, itutulong ko. Yun, pwede mo silang questionin. Pero, as long as binibigyan sila, hindi naman sila nanghihingi. Para sa akin, kahit gastusin nila personal, yung walang problema yon. Yung iba lang yun, yung iba lang kasi madumi lang talaga yung mga isip. No, hindi ganoon kalawak. So para sa akin, no, hindi naman nila ninakaw 'yan, kinita naman nila 'yan. Kinita naman nila sa YouTube 'yan. For me okay na okay lang, 'di ba? So sana malawak ang unawa natin. So anyway, proceed tayo. No, sa top 6, nako, sa top 6 bumaba lang si Ruel, no. Hindi siya nakapasok ng top 5, pero still pasok pa rin siya sa top 6. Bumaba si Ruel ng 4, no, na rank. No, nakakuha siya ng 122,708, no? No, yun yung nakuha niya, no? So malaki rin, no? At the same time, no, kung titingnan natin guys yung pinaka-live status niya, mapapansin natin dito guys, no, si Ruel of Malalag, no, mayroon siyang highest viewers na 9,419. No, kung highest viewers sa pag-uusapan, syempre si Kalinga Prab malaki yun, dahil malaki yung subscribers niya, pero malaki to kay Ruel of Malalag, 9,000. And then may average viewers siya ng 3,585. Ito yung talaga solid to, no, yung average, hindi, ayan ang pinaka-average niya. And then total live stream niya nung nagsimula siya, ever since nagsimula siya na mag-live, no, umabot to ng 274 times. Ang dami. So, ibig sabihin, 6 times a week siya nagla-live. 6 times. So, every day. Ibig sabihin, ano? Siya nagla-live. Tapos, kung titingnan natin, guys, yung yesterday revenue, nakakuha siya ng 1,917. Then, for the last 7 days, nakakuha siya ng 14,251. So, overall, na kanyang kinita sa buong, ano, guys, overall na to, no? Sa buong ano to, buong isang taon from the start ng start siya na mag-live is 3.2. So malaki si ano si Ruel of Malalag. No? So okay na okay. So then tingnan naman natin yung mga iba pang nakapasok. So tingnan natin guys ha. 'Yon. So dito Ruel of Malalag, tapos merong saan ba diyan. At dito guys, good news ha. Si Rachel Morales ay tumaas ng 10 step. 10 rank. So ibig sabihin positive to. So, for me, that's good guys, dahil nakapasok pa rin si Rachel sa top 20 o siyempre at top 100. At least, diba, sa dami ng vlogger sa Pilipinas, nakapasok siya. Very good, diba? So, anyway guys, no, tingnan natin, no? At Rachel Morales, highest viewers niya 8,000. Oh, most dikit sila ni Ruel. Average viewers niya is 2,066. Ito yung kanyang solid ano niya. And then total live stream niya ever since nag-start siya ng ano ng kanyang YouTube, no, nag-live siya is 99 times pa lang. Okay? Tapos yung total revenue niya sa buong taon na siguro to, buong basta nag-start siya is umabot ng 496,756. Sa 7 days, kumita siya ng 25,326. At yesterday revenue, kahapon, nag-live siya, is 1,948. No, kung makikita nyo guys, uptrend yung views ni Rachel. So, no, yung views growth rate niya, talaga tumaas ng 65,335. So, talaga alam, mataas talaga yung views niya guys. Kaya yung nagsasabi na baksak si Rachel, hindi pa totoo yun. O, fake news po yun. Huwag kayo maniniwala dun. So anyway, so yun po, yun ang congratulations kay Kuya Bal, kay Kalinga Prop, kay Kindred TV, kay Ruel of Malalag, at syempre kay Rachel Morales na talagang malapit na sila magdikit. Sana magdikit yung dalawa, si Ruel tsaka si Rachel, ay, no? Para makita rin kahit top 6 and 7, sana, di ba? Si Banat Bay nandito rin, no? At sa iba mga Kalinga partner, syempre pasok din si Kalinga Edu, nakakuha siya ng 47,000 for 1 month. At syempre, sino pa? JP Alibio. Wow, malakas si JP Alibio ah. At si Red Zane, no. At si Kuya David, David Vlog, shout out sa iyo, bro. At sino pa? Si Ingratan dito rin. Sino pa? Makilala natin 'to, guys, ha. Baka meron ako. At si Dr. Love, no. Nakakuha siya ng 20,578 for ano, super chat.
Yun. So anyway, guys, I hope nag-enjoy kayo, no? At nakuha nyo po yung idea, no? Super ano lang to, guys. Napa-mabilis na data analysis. So, sana nag-enjoy kayo, no? At konting analysis lang yan, guys. Kung may mga tanong kayo, no? Please comment down below. Pero sa akin, guys, no? Sa akin, guys, walang masama kung i-discuss natin kung magkano yung revenue nila. Para sa akin, okay yun. I'd be proud. Di ba? Tsaka yung live naman, guys, ano yan eh. Part of entertainment eh. Siyempre, pag natuwa ka, gusto mo i-shoutout ka, magsusuper chat ka. Yung super chat na yan, guys, para sa kanila na yan. Para yung, kung yung iba, binibigyan din. Katulad ni Boss Dada TV, Terumi Koizumi, si Banat Bay. O yan, mga yan, di mga charted vlogger yan. O, di ba? Kanila na yung pera nila. Di ba? Pero syempre ang Team Kalingap, especially si Kuya Bal Santos sa Matubang, Kalingap Prob, yung kinikita nila rito, kahit di naman, kung tutusin para sa kanila na yan, syempre ibibigay pa nila sa pagtulong. Di ba? Ruel of Malalag, di ba? At si Rachel Morales, at iba pa mga Kalingap partners. So para sa akin, always support them, guys, no? Huwag natin bigyan ng masamang impression. Kasi deserve naman nila yan, guys, no? Dahil napakahirap din mag-live, no? Na-entertain nila tayo. So, ganun po. Sana po itong report natin ay maging guide ninyo, no? Para para si Rachel, baka yung mga followers ni Rachel baka matuwa, 'di ba? Mag-super chat every day, 'di ba? So, ganun din naman si Ruel of Malalag, yung mga followers niya, 'di ba? So, at least guys, nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa sa pina-follow mong vloggers, 'di ba? At walang masama diyan, guys. As long as bukal sa puso, hindi bukal sa nguso, di ba? So anyway, guys, I hope nag-enjoy kayo at please comment down below kung minasabi po akong mali. Ayan po yung ating report. Maraming salamat sa Diyos, and to God be the glory. To God be the glory, guys. Bye-bye po. Pinapangarap ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumainyo.